Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, Late Grower. In this video, ang topic natin ay ilang mga tips kung paano tayo dapat bumili ng halaman. At ito po ay base sa aking karanasan at kaunting research na rin. So, umpisahan natin sa unang-unang tip. Avoid buying root-bound plants. So, ano ba yung root-bound? Ang root-bound po yung bantipong yung halaman ay marami ng ugat na nakalabas sa ilalim. Chances are, pag marami ng ugat na nakalabas sa ilalim, ay nakaikot na rin yung ugat niya dito sa loob ng container. So, yung po yung tinatawag na root-bound. Ang problema kasi, pag naka-root-bound ang nabili nating halaman, ay mabagal na ang kanyang magiging paglaki kasi napuno na niya yung container ng kanyang mga ugat. So, pag ililipat natin siya ng lalagyan, kailangan pa nating buwaghagin yung kanyang ugat sa ilalim pati na sa gilid para mawala yung pagkaka-root bound. At doon po ay makakaranas ng matinding stress ang ating halaman. Mas lalong matatagalan yung kanyang pag-recover. So, hanggat maaari, unang-unang tip, iwasan po natin ang bumili ng root bound na halaman. Pangalawa, iwasan nating bumili ng halaman na may mga senyales na nagkaroon siya ng insekto. So halimbawa, yung dahon ng halaman natin, nakita mo merong gumuguhit dito sa ibabaw ng dahon. Ibig sabihin, yun po ay tinamaan na ng leaf miner. O kaya naman, merong lumilipad na kulay puti sa ilalim ng dahon. Yun naman po ay white flies. So hanggat maaari, iwasan natin bumili ng ganong klaseng halaman dahil ang problema dyan ay baka malipat pa sa ating ibang mga tanim yung dala-dala niyang insekto. So madadamay pati na yung mga tanim natin na wala naman sana dapat na insekto. Nagkaroon lang dahil doon sa bagong dating. So iwasan po natin, pangalawang tip, yung mga halaman na may insekto or may senyales na tinamaan na ng insekto. Isa pa, pag tinamaan na ng insekto yan, ay hindi na siya ganoon ka-healthy. So pupunta na rin tayo dyan doon sa pangatlong tip. At ang pangatlo ay choose plants with healthy leaves. Pumili tayo ng mga halaman na nakikita natin na malusog yung kanyang mga dahon. So dito po halimbawa, example natin ay itong rosemary uli. Ano? So sa pagpili halimbawa ng rosemary, iwasan natin bumili yung mga tipong natutuyo na yung mga dahon sa ilalim. At hindi lang ilang dahon yung natutuyo, kundi marami ang natutuyo sa kanya. Ibig sabihin po noon ay nagdedelikado na yung rosemary na yon. So, kung kaunti lang naman yung natutuyo, normal lang naman na yung dahon sa ilalim ay medyo natutuyo dahil mas matandang dahon yan. Pero kung marami na, at lalo yung tangkay medyo nangingitim na, sa rosemary halimbawa, dapat po iwasan na nating bilihin yon. So, pipili tayo yung mga malusog ang dahon, mga hindi nakalaylay, hindi matamlay. So, halimbawa, nakakita ka ng ganito, na kopea. At meron siya mga natutuyo ng dahon, hindi lang sa ilalim, kundi pati na rin sa ibabaw. Iwasan na po natin bumili ng ganitong klase. Dapat ang bibili natin, yung kanyang mga dahon, lahat ay vibrant, lahat ay sariwa. At walang natutuyo, lalo na sa bandang ibabaw o sa gitna. Number 4 na tip, buy local. Ang ibig ko po sabihin dito, bibili tayo ng halaman na yung kayang mag-thrive, kayang mabuhay doon sa ating lugar. So, ito, example ko na naman po dito, ang rosemary. Marami sa rosemary na nabibili dito sa atin sa lowland ay galing sa Baguio or doon sa malalamig na lugar. So, may tendency na pag dinala natin ito sa lowland, Metro Manila halimbawa, ay may hirapan tayo na siya ay buhayin. Pwede siyang mabuhay ng mga isang buwan, dalawang buwan sa atin. Pero pagka hindi maganda yung ating pag-aalaga, ay pwedeng mamatay rin agad siya. So, iwasan natin yung mga halaman na tipong pangmalamig na lugar. Halimbawa, kung ikaw ay nasa mainit na lugar kagaya ng Metro Manila. Pero, yung po ay kung bago ka pa lang. Pagka ikaw naman ay sanay na, may karanasan ka na kung paano buhayin ang mga halaman na galing sa malalamig na lugar, ay okay lang din po. Kaya naman siyang buhayin. Aalagaan lang talaga siyang mabuti. Number 5, avoid impulse buying.
Ang ibig ko sabihin dito, huwag tayong pabigla-bigla sa pagbili ng halaman. Halimbawa, mayroong inoffer sa atin, ang ganda ng halaman. And then, bibilihin na kagad natin. Bago tayo bumili ng halaman, mas maganda po na magkaroon muna tayo ng pagka-canvas. Halimbawa, unang-una sa presyo. Lalo ngayong panahon na to, pandemic, biglang nagmahalan ang presyo ng mga halaman. Hindi lang nagdoble, halos nagtriple pa nga ang presyo ng halaman. So example po, itong ganito. Dati, mabibili mo lang ito, 40, 50 pesos. Itong ganitong klaseng cactus, ngayon, 100, 120, pinakamura na ang 80 pesos. So, mainam na mag-canvas muna tayo sa ibang mga seller para magkaroon tayo ng idea doon sa presyo at hindi tayo mataga. Kakibat din ito, yung avoid impulse buying ay yung huwag tayong bibili during the peak season. So, pag bumili ka ng peak season, siyempre, mas mahal ang halaman. Whereas pagka tayo ay bumili during the off-peak, ay siyempre mas mura ang presyo. So halimbawa po, kagaya nitong fortune plant. Itong ganitong fortune plant, pag panahon ng Pasko, bagong taon, or Chinese New Year, mahal ang presyo nito. Nilalagyan lang yan ng ribbon dyan. And then kung ilang daan na ang presyo, 300, 400, yung mga ganito kalaki. Pero pag hindi niya panahon, mas mura natin siyang mabibili. So, yun lang po ang ibig ko sabihin doon sa avoid impulse buying. Pero kung marami kang pera, walang problema. Gusto mo halimbawang magkaroon ng koleksyon ng mga mamahaling halaman, eh may budget ka naman, so okay lang, walang problema. Number 6. So, nakabili ka na ng halaman. Halimbawa, nabili siya sa container. Ang isa pang tip dyan ay huwag natin siyang i-repot kaagad. Do not repot immediately. Isipin po natin na halimbawa itong halaman na ganito, sabihin natin na nanggaling siya ng Baguio, malayo yung kanyang binyahe bago nakarating ng Metro Manila. And then, dahil doon sa biyahe na yon, stress na stress yung ating halaman na nabili. Pagkabili natin, immediately irerepot natin siya. So doon, mas lalong makakadagdag sa stress ng halaman. So, ang dapat po natin gawin, pag bagong bili ang halaman, ilagay lang muna natin dun sa shaded area sa ating lugar. Pwedeng nakakatanggap siya ng liwanag ng araw tuwing umaga lang. Hayaan natin siya doon, mga isa, dalawang linggo. Kung pwede nga, mga isang buwan. Kaya nasabi ko nung una, iwasan natin bumili ng root bound. Ano po? So, pagka hindi naka-root bound, pag hindi sobra ang ugat sa container ng inyong nabiling halaman, pwede panatilihin natin siya dyan ng mas matagal. So at least napahinga na natin ang halaman ng mga isang buwan or at least one week ay pwede na natin siyang i-repot. Bigyan natin ng panahon na makarecover yung halaman sa kanyang stress. Panghuling tip, number 7, huwag mahiyang magtanong. Always ask questions. Lahat ng impormasyon na gusto mong malaman, itanong muna kagad doon sa iyong bibilhan. At dito po, mainam na yung bibilhan mo ay nakakaintindi or marunong sa halaman na kanyang binebenta. May kasabihan nga tayo sa Tagalog, ang nagtatanong ay kabila pa ng marunong. Ito halimbawang rosemary na ang dami ko nang natatanggap na tanong tungkol dito na paano daw ba bubuhayin, paano mapapasurvive kasi namamatay na, natutuyuan na siya ng mga tangkay at dahon. Kung bibili ka ng ganitong halaman, lalo na yung mga herbal plants, alaming mabuti doon sa nagbebenta kung paano siya dapat alagaan. Halimbawa, dito po sa akin, ang rosemary, kung diligan ko ito ay once a week lang kasi nandun lang naman siya sa lilim na arawan pagka umaga. Once a week lang at konti lang yung tubig na idinidilig ko sa kanya. At any rate, ang laging pinagbabasehan ko dyan ay yung lupa. Pagka tuyong-tuyo na, didiligan ko siya pero yung pagdilig, konti lang din, hindi marami. So sa pagbili ng halaman, importante na tanungin natin yung nagbebenta. Paano ba siya alagaan? Paano ba siya diligan? Paano ba siya bibigyan ng fertilizer? Anong fertilizer ba ang dapat natin ibigay? At kung irerepot natin siya, halimbawa, ano ba dapat ang kombinasyon ng lupa na paglalagyan sa kanya, gaano ba kalaki yung container? Alamin mo rin kung yung bang binibili mong halaman, halimbawa ay evergreen or perennial ba siya or annual. Kailangan natin magtanong kasi po, syempre, ito ay binibili natin, ginagastusan. Kaya, mainam lang na yung impormasyon natin tungkol sa halaman ay kumpleto. Mas maganda nga yan kung bago ka bumili ng halaman ay mag-research ka muna sa internet tungkol sa halaman na gusto mong bilhin.
Sa ganong paraan ay malalaman mo rin kung yung nagbebenta ay marunong doon sa kanyang ibinebentang halaman. At napakadali lang mag-research dahil nandiyan naman ang internet na readily available at halos lahat ng information na kailangan natin ay makikita natin sa internet. Information about sa halaman na gusto nating bilhin or alagaan. So yan po ang ating 7 tips in buying potted plants. Sana po ay makatulong sa inyong paghahalaman. Maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!